Rapu-Rapu, ang tanging islang munisipalidad ng probinsya ng Albay sa rehiyon ng Bicol. Ang islang munisipalidad na ito ay binubuo ng 34 na barangay mula sa 3 maliliit na islang bumubuo sa munisipalidad. Ang mga ito ay ang Rapu-Rapu, Batan at Ginangayan. Upang makarating sa mga islang ito, sasakay ng bangka sa port sa lungsod ng Legazpi. Mula rito ay halos 2 oras ang biyahe bago marating ang pinakamalapit na barangay, ang Karakaran, at 4 oras naman ang biyahe bago marating ang sentro ng Rapu-Rapu, ang poblasyon. Ang Rapu-Rapu kasi mostly ng mga barangay sa Rapu-Rapu, isa lang ang nasa upland. So, lahat sila coastal areas. Pangingisda, pagsasaka at pagmimina ang mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito sa Rapu-Rapu. Ngunit ang kabuuang kita nito ay bumababa na dahil sa patuloy na pagdami ng populasyon at mapanganib na mga kasanayan sa pangingisda ng mga nakatira dito. Sa mga kwento ng mga nakakatandang magsasaka dito, ay malalaman na patuloy pa din ang paghina ng huli sa isda mula pa noong dekada 80. Kaya naman, sa kabuuan, ang produksyon ng pagkain ay hindi sapat para suportahan ang buong munisipalidad. Bukod sa isda, karamihan sa mga pagkain gaya ng karne at gulay ay inaangkat pa mula sa kalupaang Albay o lungsod ng Legazpi. Karamihan sa mga mamamayan ng Rapu-Rapu ay Romano-Katoliko. Hindi kaiba mula sa karamihan ng mga bayan sa bansa ay nagdiriwang din sila ng mga iba't ibang mga fiesta para sa mga iba't ibang patron, lalong-lalo na para sa masaganang huli sa buong taon, bagay na nakadepende din sa uri ng panahon na dadapo sa isla. Ang Rapu-Rapu ay lantad sa samut-saring ambang panganib. Ito ay vulnerable sa tsunami, pagguwan ng lupa, storm surges, malalakas na hangin, bagyo at pagbaha. Tinatayang 56 na kabuuang bilang ng kabahayan ay gawa sa mahinang klase ng mga materyales, dahilan upang maging mas vulnerable ang mga ito sa mga malalakas na hangin at bagyo. Ito kasing Rapu-Rapu bali, nagiging, lalo na pagka may kalamidad, nagiging isolated ito, kaya nga medyo mahirap dito ang communication sa amin. Mayroong mga barangays na may signal kung communication ang pinag-uusapan natin. Pero may mga barangays din po na walang signal. Ang kuryente namin dito hindi pa stable. Nagsisimula siya alas 4 hanggang alas 12 ang gabi. Yun lang ang talagang schedule. Medyo kalimitan na brown out. Kasi pagka, lalo na pagka maulan, pinuputol nila ang kuryente. Yun ang mahirap sa amin pagka masama ang panahon. Kasi talagang putol ang transportation namin dito pagka may
may masamang panahon, lalo na pag may bagyo. Dahil sa kakaibang kondisyon at mga limitasyon sa paraan ng pamumuhay sa mga islang ito, kinakailangan nila ng mga matalinong pamamaraan upang matukoy ang magiging lagay ng panahon nang hindi masyadong nakaasa sa teknolohiya. Meron ng mga iba-ibang technology, pero sa lugar namin dito, hindi kami nakakasiguro palagi na nandyan yun. Siyempre, kakapit pa din kami doon sa sinaunang paniniwala. Kasi yun na lang ang pwede naming maging alam para makapaghanda kami sakali kung may mga kalamidad. Ay, tutup ka. Ay, balik mo na. Ay, po. Kunwari, alik ka na sa ikaw. Sa lahat sa mga modernong kagamitan, karamihan sa mga mamamayan ng rapu-rapu ay bumabaling at tumitingin sa mga pagbabago sa kanilang pisikal na kapaligiran at mula dito ay gumagawa ng sariling palatandaan ng mga kapanahunan. Sila ay mulat sa mga pagbabagong nagaganap sa kalangitan at paligid pagkat dito rin nila binabase ang mga gawain nila sa araw-araw. Pag nakakakita po kami ng bagarit ng sa Pacific, ng maiksi lang, ay ano, nagbibigay yun sa amin ng sinyalis na lalakas yung hangin o kaya ang alon. Ang kalahating bahaghari sa karagatang Pasipiko ay nagsisilbing maagang babala hindi lang sa mga mangingisda, kundi pati sa mga taong nakatira malapit sa dagat. Ang pagkakaroon ng malalakas na ulan at mabagyong panahon sa karagatan at mga komunidad sa mga tabing dagat ay sadyang mapanganib din sa mga pasahero ng mga bangkang bumabiyahe papasok at palabas ng Rapu-Rapu. Sa ano na lang talaga, sa nakapalibot na lang talaga kami nang tumitingin, halimbawa, titingin sa taas. Si Papa, mukhang maganda ang tinatawag niya panganod. Mukhang magandang mangisda ngayon. Ang panganod ay salitang Bicol na tumutukoy sa galaw ng mga ulap. Karaniwan nilang tinitignan ng panganod upang malaman ang kasalukuyang nagaharing hangin sa kalangitan. Ang bilis ng mga ulap ay nagsasaad kung ang karagatan ay magiging maalon o kalmado. Umaga pa lang, minsan may mga times na cumulus yung clouds. Mga in between ng 9 o'clock to 10 o'clock na may kasabay na siya na stratus clouds na konti, bigla na lang yan, mga noon time or late in the afternoon, may pag-ulan. Madalas, ang ginagawa ko, hindi ko na talaga nilalabas yung mga damit na nilabhang ko everyday. Isa rin sa mga tinitignan nila sa panahon ng tag-ulan ay ang hangin. Pagka dumarating ang kapanahon na ng habagat, yun, masama ang panahon dito sa amin. Minsan nga, nagkaka-storm surge pa. Bukod sa mga kinalakhang mga kaalamang ito ng mga taga-Rapu-Rapu sa galaw ng mga hangin at ulap, isa ring inaabangan ng mga tao rito upang malaman kung may masamang panahong paparating ay ang biglang pagbagsak ng mga sanga ng puno o dahon ng saging. Ako mismo naobserbahan ko yun. Nang panahon na darating yung rumen, hindi maganda ang panahon, pero nadinig pa namin yung sanga na talagang napuputol, tapos nahulog siya. Then, after few days talaga dumating yung Rimeng. Nang tamaan ang barangay ng Morok-Borokan ng Bagyong Rimeng noong 2006, sinasabing ilang araw bago dumating ang aktwal na bagyo, ang karagatan daw ay nagbigay ng malakas na amoy ng isda. Sa madaling sabi ay nangamoy malansa. Ito daw ay nangyayari kahit paman tirik na tirik ang araw. Ang malakas na amoy na ito ay tumatagal ng isang araw at nawawala naman sa kalakasan ng bagyong darating. Kung walang makikitang puting alon sa karagatan, o di kaya ay matatanaw ang bundok Catanduanes mula sa barangay Morok-Borokan. O kung makikita naman ang isla ng Bacon, sa probinsya ng Sorsogon mula sa Karakaran. Ito ay nagbabadya na magiging maganda at kaiga-igaya na ang panahon. Sa mga pagkakataong ito, maaaring magpatuloy ang mga mangingisda sa paghuhuli upang matugunan ang mga pangangailangan
ng kani-kanilang mga pamilya pagkat magiging maganda ang lagay ng panahon. Palibhasa ay karamihan ng mga mamamayan dito ay mangingisda. Natututunan na din talaga nilang intindihin ang magiging kalagayan ng panahon sa pagtingin at pakikiramdam hindi lamang sa kalangitan o kapaligiran, kundi pati na rin sa mga kahayupang nakatira sa dagat. Kapag lalabas daw yung ahas dyan sa dagat, yung tinatawag nilang walwalo, mga in few days na may darating na masamang panahon. Isa pang obserbasyon, kapag ang mga hermit crabs pumasok sa bahay. Kung ang mga hermit crabs at kabibe naman ay gumagapang ng pulupulutong, ito ay senyales ng nagbabadyang mga higanteng alon o storm surges at pagbaha. Pag naman-manan ang ganitong kinikilos nilay, makakaranas ng masungit na panahon ang komunidad sa susunod na 3 araw. Palatandaan ito na kinakailangan ng maghanda ng mga tao para sa kanilang kaligtasan. Yung pato na lumilipad ng mataas tapos medyo malayo, nangyayari pa din yun sa amin dito. Pag ang mga pato ay biglang lumipad ng malayuan at abot hanggang sa bubong ng bahay, o ang mga pagi ay nakitang tumalon ng 2 o 3 sunod-sunod, ang mga ito ay maaaring maging indikasyon ng hindi kaiga-igayang panahon tulad ng malalakas na hangin na may kasamang storm surges at malakas na pag-ulan. Mararanasan ito sa loob ng 3 araw hanggang 2 linggo matapos mamalas ang ganitong kaibang kilos ng mga pato at pagi. Nakaantabay din sila sa mas kilala nating mga insekto, gaya ng masisipag nating kaibigang langgam at mga kinaiinisang pesteng ipis. Ang 2 uri ng insektong ito ay pwede ring maging mabisang palatandaan ng masungit na panahon. Kung nakakakita ng isang grupo ng mga langgam na gumagapang ng paitaas sa mga pader ng bahay o ang mga ipis naman ay hindi mapakali at nakikitang lumilipad-lipad, hindi na nagpapatumpik-tumpik ang mga tao at agarang naghahanda sapagkat 3 araw matapos maobserbahan ng mga ito ay siguradong darating ang malalakas na mga hangin at alon at minsan ay matinding pag-ulan. Ang pabago-bagong lagay ng panahon at mga matinding epekto nito sa pangkabuhayan at supply ng pagkain ay nagbunsod din upang sila'y makapag-isip ng mga malikhaing pamamaraan upang makapaghanda sa banta ng disaster. Pag may mga bagyong dumarating, pag signal number 1, ito po ang ginagamit ko, bodyum. Isang ihip, signal number 1, ano na ako sa mga kapitbahay ko na maghanda. Ang bodyum ay isang malaking kabibe na ginagamit nila para sa komunikasyon. Sa mga una nilang kasanayan, ang bodyum din ay ginagamit nila upang ipaalam sa mga tao na ang bangka ay papaalis na. Ngayon, ang bodyum ay ginagamit na mekanismo upang magbigay babala sa mga tao kung kinakailangang lumikas, lalong-lalo na sa mga panahon ng emergency. Dagdag pa sa sistema ng maagang babala, sila rin ay may mga gawaing paghahanda na tumutugon sa isa sa pinakamahalagang pangangailangan sa panahon ng disaster, ang pagkain. Yung mga tao, pwedeng ihanda natin yung pagkain natin na hindi natin makukuha sa oras ng may masama ng panahon. Dito sa Rapu-Rapu ay talamak din ang pagtatanim ng bungang kahoy. Sa panahon ng disaster, ito'y ginagawa nilang pamalit na pinagkukunan ng arena. Ang mga arinang makukuha mula sa bungang kahoy ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga merienda at lugaw. Isa rin sa mga nakaugali ang ipatuyo ng mga tao rito ay ang gabi. Ang mga ipinatuyong dahon ay maaaring tumagal ng 1 linggo at ito'y nagsisilbing ulam nila kapag may disaster. Sikat na sikat din siyempre ang pagdadaing, pagbuburo at pagtitinapa.
ang mga paraang mga nabanggit sa pag-iimbak ng mga isda ay isinasagawa sa mga kabahayan upang may maulam at makain ang mga pamilya sa panahon ng disaster. At bagamat hindi na sinasanay mula noong dekada 80 dahil sa pagbabago ng temperatura ng lupa, isa pang mekanismong lumilitaw sa usapin ng pagpepreserba ng pagkain ay ang kalot. Maghuhukay lamang ng butas sa lupa at dito'y ilalagay ang mga kamote at bungang kahoy at matapos ay muling tatabunan ng lupa. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkakabulok ng mga bungang inimbak at tatagal ito ng isang buwan. Kasing halaga din naman ng paghahanda at pag-iimbak ng pagkain ang pagpapatibay ng istruktura ng bahay upang mapangalagaan ang mga ari-arian, lalo't higit sa panahon ng disaster. Isang kaugalian dito, bago pa man dumating ang bagyo, ay ang pagtatali sa mga haligi, bubong at iba pang parte ng bahay sa matitikas na puno, matibay na poste at malalaking bato. Ito ay tinatawag nilang banting. Ito ay ginagawa upang maiwasan ang pagkakatanggal ng mga bubong o pagbuho ng mga haligi dahil sa mga malalakas na hangin. Sa disenyo ng mga bahay, palasak din ang pagkakaroon ng gintaas o ang malayob na espasyo sa bahay sa pagitan ng kisame at bubong. Sa mga regular na araw, ang gintaas ay nagiging silid na tinatambakan ng mga malalaking kagamitan sa bahay. Sa ilan, ito rin ay nagsisilbing tulugan. Dagdag pa sa pagkakaroon ng pampatibay sa istruktura ng bahay, ang bintaas ay nagiging pansamantalang proteksyon ng pamilya kapag nalipad ang bubong dahil sa bagyo. Pwede pa itong proteksyon dun sa baba. Kahit namin dito, tulot-tulot mga sofa, okay na kayo, hindi kayo maaanong masyado. Contentes lang naman, wala na yung bagyo. Di, at least hindi kayo naaanong. Reliable pa din yung mga indigenous na paniniwala kasi yun nga, nangyayari pa din hanggang ngayon. Hindi mo na kailangan na maghihintay ka pa na bigyan ka ng impormasyon galing sa pag-asa na ganito yung magiging panahon bukas. So ikaw mismo, maging mapagmasid ka lang talaga. Ang mga katutubong kaalaman ng mga ito ay mahalaga hindi lamang para sa paghahanap buhay at pag-iimpok ng pagkain, kung hindi para din sa mga kaligtasan ng mga pamilyang piniling manirahan sa mapaghamon na klase ng pamumuhay na meron sa rapu-rapu. Maging ang mga punlan ng mga katutubong kaalamang ito ay nanganganib ding maiwaksi mula sa kaisipan kung hindi maitatanim sa mga gunita ng mga mas nakababatang henerasyon. Nanganganib na kasi ang lalo ng mga bata, iba yung focus na ng mga bata. Sa tingin ko, okay pa na malaman ng mga kabataan ngayon, lalo na yung kapaki-pakinaman. Kinakailangan lang sigurong maging mas aktibo ang mga mas nakakaalam sa pagpapakalat ng kanilang mga nalalaman. May mga medyo nakakabata po sa akin na nanonood sa amin, na nakikinig po sa amin. Kahit hindi may pinapaabot sa kanila, nalalaman po naman nila. Ganito pala ang masinyalis ng panahon kung maganda o kasama. O isangkot ang mga ahensyang pwedeng makatulong para sa pagpapalawig nito. Advocacy sa DepEd ngayon na ano talaga yung gender orientation sa mga bata, sa mga teachers. Pero on indigenous knowledge, hindi pa masyado. Pero ilan-ilan lang na part din ng sa disaster preparedness namin, meron na. Kinakailangan pa talaga ng mas malalim na pag-aaral at pagmamasid sa ating kapaligiran upang mas maintindihan ang mga mensaheng ipinapaalam sa atin nito
lalo na sa mga panahon ng disaster at bantang panganib. So you can say it's unscientific all you like, but still it's empirically validated. So I think the problem is one for the scientists. Further investigation from the scientific community could also add to better understanding of the links. Or maybe some of the links have not really been explored. Pero ngayon may climate change na. Kasi pag ulan, sobra ng ulan. Pag init, sobra ng init. So, ito na naman ngayon ang pinag-show namin para hindi na rin kami nahihirapan po sa kadik. Tingin ko kasama yun doon. Kailangan ding may ipakalat pa, hindi lang sa mga taga-Rapu-Rapu, kung hindi, pati sa mga iba pang mga namumuhay sa mga baybayang dagat na maaari ding makinabang mula sa mga katutubong kaalamang ito. Para sa mas ligtas, maunlad at matatag na komunidad. Mas maganda din talaga na i-share na pwede siya talagang basehan. Hindi lang tayo kailangan umasa sa makabagong teknolohiya kasi ang makabagong teknolohiya hindi naman 100% talagang eksaktong-eksakto. Pero mas kung bibigyan natin ng pagtingin yung ating kapaligiran, mas umi-eksakto pa nga kaysa dun sa makabagong teknolohiya. So, yun yung para sa akin.